maiging pag-aralan ang mga natitira pang COVID-19 restrictions kung gaano pa kahalaga o hindi at kung may kailangang baguhin dito. Ito ang inihayag ni infectious disease expert Dr. Edsel Salvanya sa laging handa public briefing nitong Lunes. Partikular na binanggit ni Salvanya ang ilang restriksyon katulad ng mga quarantine, isolation, pagre-require ng mga vaccination at iba pa. Pero sa ngayon, ang mangyayari niyan, ito all in line naman itong declaration ng WHO. Titingnan natin kung yung mga natitira pa natin, mga restrictions, ay maaaring dahan-dahan na rin natin yung test out. Nakikita natin, for instance, hindi na tayo nagsicheck na vaccine cards sa mga incoming travelers. Gayunpaman, binigyang diin ni Salvanya na ang naturang deklarasyon ng World Health Organization ay hindi ibig sabihin na magpapabayan na dahil nariyan pa rin anya ang COVID-19. Saad pa ng eksperto, dapat manatili pa rin nag-iingat sa kalusugan. Ang kabutihan naman anya nito ay alam na ng bawat isa ang galawan ng COVID at alam na kung ano ang gagawin para maging ligtas laban sa naturang virus. Very important po, lalong-lalo na due to the pandemic kasi marami sa atin ang hindi sinang health for granted. Pero ngayon nakita natin, ito ang sa atin. And hindi po ibig sabihin na we are going to let our guard down. Hindi po ibig sabihin na magpapabaya tayo. Ang ibig sabihin po nito, yung COVID as an endemic disease, na alam na natin kung anong gagawin. Malaking tulong din anya ang malawakang pagbabakuna at paggamit ng face mask para maiwasan ang paglaganap ng sakit. Meron konti pag-increase ng cases pero hindi naman napupuyo yung hospital. So, hindi na siya kasing lala or kasing delikado compared dun sa bago tayo nakapagbakuna ng mas maraming tao. Para naman sa Okta Research, hindi na masyadong makaapekto sa bansa ang deklarasyon ng WHO, lalo at hindi na pinalawig pa ang state of emergency sa bansa, bunsod pa rin ng coronavirus. Maganda rin ayon sa Okta na nananatiling mababa ang hospitalization rate ng Pilipinas. Una nang inanunsyo ng emergency committee ng WHO ang COVID-19 bilang global health emergency noong Enero at 30 taong 2020. Matatanda ang naglabas na rin ng pahayag ang Department of Health patungkol sa anunsyo ng WHO na hindi na global health emergency ang COVID-19. Ayon sa DOH, welcome sa kagawaran ang proklamasyon ng WHO. Nakatakda namang magpulong ang DOH at Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases upang pag-usapan at muling suriin ang mga patakaran at guidelines kaugnay ng naturang deklarasyon.